Hello po sa inyong lahat. Welcome sa aking channel, lalo na sa mga bago pa lang dyan. Hello po sa inyo. Pero bago ko mag-start guys, I just wanna greet you a happiest, merriest, and blessed Christmas. Ayan, so sa video ko naman ngayon guys, ay i-share ko sa inyo kung ano yung mga requirements na kinakailangan para sa pagkuha ng passport para sa mga newborn baby or baby na less than 1 year old. Ayan, so madali lang naman guys yung requirements para sa kanila. So, unang-una, yung PSA, live birth. Ayan, so usually guys, kapag kukuha na natin ng PSA live birth yung ating mga baby, it usually takes 2 to 4 months bago masubmit ng LCR or local civil registrar yung ating request sa PSA. So, kung meron tayong planong kuhanan si, for example, plano natin kuhanan si baby ng passport sa December. So, as early as May or June guys, kumuha na muna kayo kaagad ng PSA. Para pagdating ng December ay may PSA na siya, hindi na kayo mahihirapan. Ayan, so ito naman, if born in the Philippines, so kung sa Pilipinas pinanganak si baby, certified true copy of local civil registrar, ayan, birth certificate authenticated by PSA. So, since nga diba sa PSA, wala pang record si baby, kumbaga yung record niya ay processing pa, so, hindi pa talaga, wala pa talaga yung authentication from PSA. Pero, pwede rin kayong magtanong guys sa malapit na munisipyo sa inyong lugar kung saan kayo pwedeng makapagpa-authenticate. Ayan, kasi need ng authentication. Yan yung kailangan ni DFA. Kung walang authentication, hindi nila yan tatanggapin. Ito naman, if born abroad, original copy of report of birth or first endorsement from Consular Records Division. Ayan. Ito naman, for parents, para sa mga parents or guardians, magdala lang kayo ng at least isang valid ID. Ayan, so isa kay mama, isa kay papa. Ayan. And then, yung inyong PSA live birth, tsaka yung inyong, dalhin nyo lang din yung inyong live birth din. Iba lang yung PSA, iba lang din yung live birth. Ayan. So, ayun lamang guys, yung aking video ngayon. Shinare ko lang yung requirements na kinakailangan for newborn or baby na 1 year old below. Madali lang naman siya. So, kung meron kayong isa ngayon guys, yan lang muna yung ma-share ko sa inyo. At kung meron kayong mga katanungan, ay i-comment nyo lang sa baba. At kapag alam ko yan at nakita ko yan, ay re-replyan ko yan kaagad. So, ayun lamang guys yung aking video ngayon. At pa-favor na lang din po ako. Sana po ay huwag nyong kalimutang i-like ang video na ito. Mag-subscribe sa aking YouTube channel at pakiclick na lang din po ng bell sa gilid para kapag meron akong bagong upload na video ay ma-update or ma-notify kayo. And always remember guys, meron akong babasahing sayings / quotes which is hanggang ngayon ay ina-apply ko pa din to sa aking sarili. Ito. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Tandaan mo, ang plano ng Diyos ay laging maganda. Maging matapang ka lang palagi. Lumaban ka. Lumaban ka lang kung nahihirapan ka. Meron tayong Panginoon. Kung feeling mo hindi ka para dyan, kumilos ka. Hindi yung wala ka na lang gagawin. Huwag kang ma-stuck sa kinalalagyan mo ngayon. Huwag tayong umasa sa ibang tao. Matuto tayong tumayo sa sarili nating mga paa. Dapat hindi tayo palaging nangihingi o nangungutang. Ayun lamang po at maraming salamat sa panonood.